Good day po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-share, at nag-subscribe sa aking channel. So, sa araw na to ngayon, ang aking ipapaliwanag ay itong tinatawag natin na hot and normal water dispenser. Normal lang po yung tubig niya, pero pwede tayong magkape dito. Na usually ay may topic nga akong nauna ng pag-testing ng thermodisk. Ito ay mayroong dalawang thermodisk plus yung heater, of course yung switch, then of course yung indicator natin. So, natanggal na po kasi yung dalawang gripo dito, nagkaroon ng leak, pinapurchase pa, pero ang talagang problema nito ay wala na siyang resistance dito na dapat ay meron. So, ibig sabihin, kahit malagyan natin ito ng gripo, hindi pa rin ito iinit kasi nga wala tayong power. Sa tuwing magta-troubleshoot tayo, lagi natin dala yung ating tester. Dapat yung ating tester ay laging merong resistance pag inon natin yung switch sa likuran. Sa nang katulad na ito, i-on natin yung switch. Ito yung switch natin, nasa likuran. Ayan, on natin. Tignan nyo yung tester. Walang reaction. So, hindi gumagana. So, sa pakiramdam ko, sira yung switch, pero siguraduhin natin. So, kung ready na kayo, bubuksan na natin to para makita na natin kung ano ang problema. So, panoorin niyo yung pag-testing ko ng thermodisk. Makakatulong kasi yan sa inyo. Dahil ito naman ay kakapiranggot lang ang piyesa sa loob nito. So, ito lang yung ating piyesa. Kung makikita nyo. Ito yung piyesa natin. Ito yung dalawang thermodisk. Ayun yung titestingin natin. Dapat meron tong continuity. Ito yung line 1. Papunta ngayon sa heater. Ito naman yung line 2 para sa thermodisk. Ibig sabihin, line 1 may thermodisk, line 2 may thermodisk papunta sa heater. Kaya pag chinek mo tong dalawang wire na to, yung black saka yung red na yan, pag merong resistance, automatic buo yung pinaka-heater natin dito sa loob. Pag nasira kasi yung heater, wala na tayong magagawa, magpapalit tayo ng buo na ito. So, ito na yung dalawa. Ngayon, kung meron ditong isang thermodisk na sira plus isang switch na sira, hindi rin gagana. Kasi yung switch nasa isang linya. Yung isang thermodisk nasa isang linya. Yung another nasa line 2. Kaya i-check natin yung ating thermodisk. Okay, so check natin yung thermodisk. Tignan natin kung may palo. Meron, no? Ibig sabihin, may continuity yung thermodisk. Okay. Pang line 1 yun. Ito naman sa line 2 natin. Line 2. Meron din. So, ibig sabihin, buo yung thermodisk natin. Kuha tayo ng isa dito sa baba. Para ma-check natin yung heater kung gumagana. Isang thermodisk dito, isang thermodisk sa line 2. Ayun, meron siyang 13 ohms. So, tignan nyo, hindi shorted. Ibig sabihin, buo yung heater natin. Wala rin sira sa thermodisk natin. Pero ang tanong dito, bakit wala tayong nasusukat na resistance sa male plug? So, check upin natin ngayon yung switch. Yung switch natin, ay ito ay naka-clip lang dito. Pwede natin itong i-press lang. Pag na-press natin, ay itutulak lang natin yung switch. Ayan, tulad niyan. Press natin sa taas. Tapos itutulak natin. Medyo gipit lang. Kaya medyo istiis lang magtanggal. Ayun, nakakaya na. Ito yung switch natin. Atakin ko. Dahil nakaklip lang pala siya. Medyo check natin ngayon yung switch. Para makita natin. Check ko yung tester.
Sa testing ko, on ko, on ko, wala, walang reaction yung tester. Sa case, re-replace natin to ng panibagong switch. Ito na yung isang switch natin. Testingin natin itong isa, on, off, on, off. So, ibig sabihin, buo yung ating switch. Papalit natin ito ngayon dito. Okay, sa yung isa dito, isa doon. Check mo muna yung main plug natin. Kung okay na yung resistance na ito. Dapat to ay may certain value, hindi totally zero. Tingnan natin. Okay, good. On. Ayun, may resistance, hindi zero. Okay. Okay, good. Okay, para ma-check natin kung meron itong power. Kanina ay wala. Dahil sira yung switch natin. So, ibabalik natin. Ayun lang po ang laman niyan sa loob. Pag nagkakalik yung mga host lang natin dyan, may nabibili naman yan, pwede natin palitan. So, ibabalik natin to. Ayun, nagkataon eksakto. Then, titignan natin ngayon sa harapan kung magkakaroon na siya ng power. Okay, saksak natin to sa ating linya ng kuryente. So, may wiring tayo dito. At titignan natin kung magkakaroon na siya ng power. I-on na natin. On ko dito, nasa likuran yung on-off natin. Ito yung on-off natin. Ito, nasa likuran. Tignan natin sa harapan. Pag in-on ko, on ko, ayun, may power na. Sa, ayun na. May power indicator na tayo. Sa patayin ko ulit, ayun, on natin. Sa gumagana na. Okay, sa reviewin natin ulit. Dapat dito pa lang sa line cord na to ay meron na tayo makukuwang resistance. Pag wala, ibig sabihin open yung circuit natin. So, ito yung switch natin. Ito yung tester natin. Hawak ko to. So, tingnan niya dapat merong resistance value. Ayun. At least hindi zero. Pag zero, delikado, baka pumutok. Ayan. Pag wala tong resistance, ang pwede lang ma-open dito o masira, isang switch, dalawang thermodisk sa kayong heater. Then of course, syempre yung line cord, paki-check na rin yung continuity. So ayun lang yung mga common na nasisira dito sa ating hot and normal water dispenser. Ayun ang ibig sabihin. So ulitin ko, nasan yung thermodisk natin? Ayun yung thermodisk natin. Line 1 ng thermodisk, line 2 ng thermodisk, then syempre yung heater natin, ayun yung heater natin, yung dalawa, yung dalawang wire. Okay, so muli po, nakatapos na naman tayo ng isang demonstration. Muli po ay ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Maraming maraming salamat po ulit. Salamat po. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!